kasi kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM 93.9. Programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema. Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. Lingwahe. Paano mo sabi? Ina-rectis na ako para masigurado nyo. Karahasan. Advance ako mag-isip. Sexual. Ang ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. Horror. Sino yan kasama mo? O droga. Wago kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ika'y kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Ako si Tito Pong. Ah, si Chrissy. Nalunod ako. Ano ba yung nangyayari sa'yo, Tito Pong? Ito na ang bagong normal ko. Na pag nakatakip ang bibig ko, ganito kaganda ang boses ko, Ate Chrissy. Alam mo sana all, pag tinatakpan ng bunganga, maganda boses. Talaga. Ate Chrissy, yes. Hindi natin patatagalin pa dahil narito na ang pinaka-kontrobersyal na pangulo ng Purok 93.9 IFM. Ako. Ay ko! Ang bango-bango naman ng My Loves ko. Pangulo! Dagong My Loves! Maayong adlaw kaninyo, Madam Chrissy and Tito Bong. Uh-huh. And most especially sa aking mga followers. Ay. Ay, kadami mo. Hindi marinig. Isa pa. Ay, naku. Sinasabi ko lang nga, aba, hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga babae mo. Di, ma'am, ang sa akin, maybe past is past, never discuss. Nasasaktan lang naman ako. Bakit ka nasasaktan, Ate Chrissy? Iwala naman kayo ni Pangulong Dagong. Alam kong walang kami. Pero kasi, mahal na mahal ko si Paolo. Tito ba? Ma'am, relax lang ma'am kasi magsumbungan na muna tayo. Okay. Lahat ng ating mga sumbungero, sumbungera, let's begin! Oras na mga kababayan para sa inyong iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, hello! Tito Bong, Pangulong Dagong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang ang mga kasama ko dito sa aking trabaho. Bakit? 11 o'clock pa lang ng umaga, umuwi na sila sa kanilang mga barracks. Kahit marami pang mga customer, ayaw tumulong. Mm. Bumalik sila dito sa trabaho pag 1 p.m. na. Oy. Ang haba ng pahinga. Ano po ba ang gagawin ko sa kanila? Joseph Magtibay ng Antipolo City. Bigyan mo na ng resignation form. Parang ayaw na magtrabaho niyan. Ang daming gusto ng trabaho ngayon. Hindi, pa-resignin mo. Stricto ako ngayon. Isa bang sumbong, magandang umaga, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Uh-huh. Isumbong ko lang po ang pahinanti ko na walang iba si Rodel. Bakit? Kasi tulog ng tulog habang bumabiyahe kami. Ako. Hindi naman siya puyat. Ano po ba ang gagawin ko sa kanya? Algen po ito ng St. Joseph Kainta Rizal. Na-board kasi yan, Jen, yung tenante mo, na-board kaya. Uh-huh. Maglagay ka ng bijoki dyan sa sasakyan mo. Para ikaw rin, hindi kanto Kenzo. Habang nagda-drive ka, uh-huh, ang tenante, nagbibijoki. Wala!
fairness. Next. Uh-huh. Kay Pangulong Dagong. Isa ba ang sumbong, Auntie Crazy? Pasok mo na. The sumbong is from Radalina Pasol, from Antipolo City. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy. Isong sumbong ko lang po itong eye bags ko. Bakit? Natutulog naman po kasi ako ng maaga palagi. Pero bakit po ganun? Hindi po ako nilulubay yan. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Ma'am, itry nyo ma'am, kasi mahal yata ang kilo niyan ngayon. Tsaka may depende sa uri ng materialis na ginamit dyan, ma'am. May mamahalin. A handbag pala yung ibig ko sabihin. Di pala ay... handbag? May, marami yan display dyan sa Green Hills. Ah, yung handbag? Di, yung eye bag. Tingnan mo, kahit ikaw, Ma'am Chrissy, tingnan mo yung mata mo, meron ding... Ay ba? Handbag. Ay ba? Diba nangingitim-ngitim nga yung mga nasa gilid ng mga mata? Na may, eye bags? Dahil sa handbag. I'll give you a gift for Christmas Day, ma'am. Oh, bibigyan mo ako ng handbag? Ng eye bag. Grabe pa naman. Next. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na. The sumbong is from Roberto Ilagan ng Makati City. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy, isusumbong ko lang po itong shorts ko. Bakit? Kasi katatahi ko lang po dito. Ay. Pero, lagi pong nagigisi. What's gisi? Gisi. Sabihin mo, gisi itres. Na ganyan, ma'am, o na... Oh, yun. Nagka-crack. Punit. Naka-dalawang tahi na po ako dito. Lagi pong nagigisi. Ano po kayo ang gagawin ko? Napupunit yan, ma'am. Gisi, is Bisaya yan siya, Ate Chrissy. Punit. Oh, okay. Lagi nagigisi. Okay, ganito yan. Para hindi na magigisi yan. magpatahi ka ng ibang shirt. Yung shirt na gawa sa sako ng kupra. Tapos yung pantahi, yung para sa sako ng kupra. Para sigurado, hindi na yan magigisi. Next. Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, dito tayo sa ating idol sa telepono. Hello, kababayan. Hi, Tito Bong. What is your name? Arline Bayot. Arline. Oh. Sinong Arline ba ito? Yung Arline na Bayot? Arline? Oh, pangalan pa lang mo. Crazy. Hi, Arline. Hello, hello. Yung pangalan ni Arline nakakapagselos, Ate Crazy. Yun na nga, yun dapat ko sasabihin. Ko, Tito Bo. Yes, ma'am. Ano pong atin? Pangulo, don't talk. Yung pangalan kasi ni Arline Bayot, Pangulong Dagong. Arline, kami lang ni Tito Bong yung kausapin mo. Hawag si Pangulo. Sandali, ma'am. Mukhang... Ano ba ito? Isumbong kay Tito Bong na ba ito at Ate Chrissy? No, just stay there, Pangulo. Na ba dito? Ma'am, magsumbong ka na, ma'am. Ang boses mo, Arline, chismosang. At saka parang chismosang malandi. Ano yung boses niya? Sandali, ma'am, magsumbong ka na, huwag kayo magchismis. Kasi kung ganyan kayo, palitan ko na to. I-chismis kay Pangulong Dagong. Go ahead. It's sumbong. Kay Maulo. I cannot. Maulo, iti-chismis ko lang kasabahay natin. Bakit? Si Ate Nita po kasi. Bakit? Mahilig kumuha ng mga ka-chatmate na ibang lahi. Oh. Tapos ako pahihirapan mag-translate sa English ng gusto niyang sabihin. Oh. Gagawin ko sa kanya. Ma'am, turuan mo na rin siya ng dictionary. Uh-huh. At ng Google Translate. Ha?
Yan, yeah, ganun lang kasimple, ma'am. And again... Sabi na nga, Pangulo ng English-Filipino Dictionary, sa akin pa rin nagtatanong kasi mas mabilis daw yung sagot. Ah, ganito na lang, ma'am. Pipili siya ng taong gustong i-chat, tapos ikaw na ang gawing chatmate. Ha? Para hindi kayo mahirapan. O, sige na, ma'am. Kay, hindi to chismis kay Pangulong Dagong. Sumbong ito. Thank you. Alam mo, Pangulong Dagong, mas maganda kung palitan natin ang title ng show. Mm. It's chismis kay Pangulong Dagong sa Chismis City. Ayokong palitan kasi baka ang mga tao dito ang palitan. At papalitan ko na rin yung pangalan ko dahil chismis ito. So, Ate Cheesy. Eh, paano ang magiging pangalan ko, Ate Crazy? Tito Bong pa din. Tito Bong. Dapat consistent ka. Hindi, kay may chismis man, no? Tito Bong si. Tito Bong. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Hello, Pangulong Dagong. At Ate, anong Ate Bong? Tito Bong ako, hindi ako ate. Ate Crazy, isumbong ko lang po si Tupi sa hall. Panay po kasi bilin niya ng mga pampatubo ng buhok. Mm. Hanggang ngayon, kalbo pa naman din siya. Mm. Ano po ba ang gagawin ko sa kanya? Si Mac Lucas po ito ng poging pango. Mac, ano bang pampatubo yung binili mo? Baka yun yung lagong, yung langaw na malaki. Yan makatubo talaga. No? Bibigyan kita ng tips, pero ang magbibigay niyan si Tito Bong talaga. Paano tutubo yung buhok mo? Simple lang. Gawan mo ng paraan na maikabit. Hindi pala maikabit. Gawan mo ng paraan para ipahid yung pamada para tumubo siya. And one thing also, magpaulan ka. Nang ano? Paulan at magpaaraw. Yung ulo, paulanan mo at paarawan. Tumubo. Tapos, tumubo ngayong damo, buhok pa. Pero marami yan sa kapaligiran na tumubo. Yung damo, damo? Hindi, yung buhok. Sa amin, pag dati, bawal na ngayon eh. Pag winalis ng lula ko, sinusunog niya. Yung buhok? Oo. Yung damo. Alam mo ba yung ano? Lagot sa damo. Di ba dinidilaan na lang yan minsan pag nagmamadali na, pag nag-aayos ka? Yung buhok? Yung damo. Aanhin pa ang... damo? Buhok kung walang kabayo. Di ba mahaba yung ganyan ng kabayo? Yung buhok? Yung damo. Alam mo... Bakit? Ma'am, pwede ba ako, pwede bang i-trim ko yung ano mo? Yung buhok? Yung damo mo. O, di ba? Mahilig dyan yung baka. Ah, sa damo? Sa buhok. Kaya pala na impatso. Yung baka? Yung damo. May caller tayo. Hello? Hello, idol! Anong pangalan? Hello? J.R. Vargas po ng Antipolo. J.R. J.R. Vargas. Totoo ba ang totoo ba yung sinalaysay ng witness laban sa iyo? Kailangan ko ng abogado para diyan. Kailangan. Walang problema. Ang trabaho. Dahil nandiyan ka, J.R., ako na ang mag-aabogado sa iyo. Anong trabaho? Dito po. Trabaho mo, J.R.? Driver po. Basta driver. Laban, hindi. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, magandang umaga po. Isumbong ko lang yung razor. Bakit? Ginuhit-guhitan yung ulo ko. Oh. Kininis ko mati. Oh. Ngayon, nakaya lumabas. Yung razor, yung pang ano, yung clipper? Ha? Yung razor sa ulo. Yung ba yung may blade o yung clipper? Blade po. Yung blade mismo, sinisave mo pala yan. Mm-hmm. Sinave niya pala. Yung buhok. Yung damo. Pinapakintab mo ba yan, Brad? Kintab na po. Lagyan mo yung floor wax.
kintab na kintab na kintab yung alin, Pangulo? Yung buhok? Hindi, yung damo. Alam mo, Brad, ang importante, kung may korte man yung buhok mo, okay yan. Uh-huh. At least, hindi ka nasugatan, ha? Uh-huh. Mag-ingat ka, huwag kang gumamit ng ganyan pag hindi ka masyadong marunong. Ah, yung razor. Di, nang damo. Sumbong, salamat, Brad. Next. Nakakakiliti pa naman yan, Ate Chrissy. Yung buhok. Hindi, yung damo. May sumbong na tayo. Go ahead. From Ana ng Malabon. Yes. Sumbong, Pangulong Dugong and Ate Chrissy, sumbong ko lang yung sarili ko. Bakit? Dalawa kasi nanliligaw. Uy. Yung isa gwapo. Ah. At yung isa hindi gwapo. Sino po kaya ang pipiliin ko? Ana, piliin mo na yung gwapo kasi parehas lang din nasaktan ka ng dalawa. Sasaktan ka pa ng pangit, doon ka na sa gwapo. Parehas sa sakit lang yan. Nauso pa naman yan ngayon, yung sino pa yung hindi gwapo, siya ba yung mananakit? Anyway, mag-orasyon na tayo. Okay. Oras na mga kababayan, para sa inyong iba't ibang klase ng mga paorasyon, para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Magandang araw. Bago tayo mag-orimos, magpagupit muna kayo. At sabay-sabay bigkasin ang Onod, bakog, bakog, onod, boto, laman, laman, boto. Onod, bakog, bakog, onod, boto, laman, laman, boto. Paorasyon kala Catherine at Jaan sa Rosita's Barbecue Food and Beverages sa Pasig City, lalong-lalo na kay Sir Alex at sa mga kasama po niya na si Mommy Lynn at Paul, pati na rin sa lahat ng Team Puyaters, lalong-lalo na kay Evangeline, kay Bars at kay Marvin. Magpagupit na kayo. Nang damo? Nang buhok. Sa lahat ng mga nag-celebrate ng wedding anniversary, happy 34th wedding anniversary kay Nanay Ana at saka kay Tatay Cesar. Sana tumagal pa ang inyong relasyon. Gika na sa inyong anak na napakagwapa si Daisy Felicilda Basilio, kauban ang inyong apo o ang ing asawa ni Daisy nga si Popoy. Magpagupit na kayo. Wendell, Balesteros, mga taga-Ventures Hardware, Team Pure Gold Intramuros, Manila. At si Anjo, ang consigna, members ng Biwas Pilipinas at Pinoy Anglers sa Hypermart Tutuban 167 Warehouse. Si Carlota at lalo na mga taga-Danya Big Shop, Jane, Annabel, Tere, Arvey, Jimuel, Edward, Uloy, Leo, Lito, Libron, Rizaldi at Solpicio. Ang pangalan parang barko. Solpicio lines ba yan, Pangulo? Lumarga na kayo. At lahat ng mga tropa ni Jerry Casio at sa lahat ng mga taga Sky Cable na si Sanjay, si Jong, si Diego, si Blink at ang pinakapogi daw na si Ramil. Magpakunik na kayo. Paorasyon din kaila kina Ma'am Monique Dolyosa na talagang iniidolo daw si Mama Ay at Ate Chrissy. Thank you. Magpagupit na kayo. At sa lahat ng mga taga Joji Store, kina Baby Ann Parkway, kay Cathy Siliote, kay Ma'am Joji, dyan sa Angono Rizal, at kay sa staff ng Jocelyn Eatery sa may Angono din, na si Ate Raquel Saliesa, at si Ma'am Jocelyn Flores, gika na kay Eddie. Magpagupit na kayo. Sa lahat ng mananahi sa Welcome Rotunda, si Ate Jocelyn Donato, at mga mananahi po dyan sa inyo, at si Berting Anderson at si Neil Bert,
Bertolpo, mga gwapo pero wa pa daw sila kamubuon. At mga apostolisko, Elvis Atanasio, Emerito, Ruilo, at si Tansyong. Pinakamacho sa may bagong bayan at si George Simeon and family at si Nanay Clotilde at si Ate Christine. Sa lahat ng mga tropa ni Rosemary Grafil, mga Grafil family, ikaw ba ng yang duwa kanak na si Sanre at saka si Santino? Si Garfield? Si Santino. Pati na si Manny nga ilahang amahan at mga tropa nila diha sa may alkalde Tibig. Tibig o Tagig? Tagig! Oras na mga idol! Ate Chrissy at yes. Pangulong Dagong sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulong Dagong, last talk, tawas o deodorant? I'll go for tawas. Yun yung nilalagay mo sa yung kilikili. Oh, tawas kay very organic. Next. Paano yung nilalagay mo sa yung singit, Pangulong Dagong? Wala alam ako nilalagay dyan na tawas. Para may buhangin yan. Ate Chrissy, last talk. Sabong panlaba o sabong panligo? Sabong panligo. At ano naman ang kukuskusin mo kung sabong panligo yung? Ay, di yung mga singit-singit ko. Hindi ba pwedeng sabunan mo ng panlaba yung singit-singit mo? No. May irritate. Pangulong Dagong, mamili ka. Last talk. Guwapo o maganda? Siyempre maganda. Magandang damit ang pipiliin mo? Basta magandang damit. Huwag yung lalaki, hindi ako pipili. Ate Chrissy, mamili ka. Last talk, sandals o chinelas? Sandals! Yan ba ang gagamitin mo pag namasyal kayo ni Pangulo? Man, sandals para girl to girl. Mamalingki lang tayo, ma. Magchinelas ka lang. It's okay. Pangulong Dagong, last talk. Last but not the least. Suka o mantika? Suka. Yan po ba ang pampaasim ng iyong ginagamit, Pangulong Dagong? Suka lang, pero mantika. Gamitin mong pampadulas, Pangulong Dagong. Mantika. Siyempre, ayaw mo na pampadulas ang suka. Ikaw, suka o mantika? Gusto ko yung mantika. Mantika, ilagay mo sa balot? Mantika? Asin. Suka. Maraming salamat, Tito Bong. That ends our last talk. Tito Bong, ang FB page ko kung gusto nyo magpadala ng inyong mga suggestions ng inyong last talk. Ako po, once again, si Tito. Together with Ate Chrissy. At Pangulong Dagong. Ang pangit pakinggan. Pangulong Dagong. Oratago. Parang si Santa Claus. Ako yung Santa Claus na walang pera. Naubos niya na yung pera ko anyway. Ayun na. Maraming salamat kay Doc Rems Uy, mga taga Santon and Nature Soya. Salamat sa inyong lahat. And of course, sa lahat ng mga drivers natin, conductors, pahinante, passenger, frontliners, doctors, nurses, inspector, passenger manager, hostess, masahista, security guard, La Bandera! Susunod na Mayora Iska Morena at Daddy Dong para sa Emotions on I. Dito lang sa 93.9 IFM! Idol! Marami na!
ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Daisy Saldivar ng Barangay Kabulay. Gumamit